hindi ko alam kung saan galing. Nako, day 18 na ng quarantine and syempre nandito pa rin tayo sa loob ng condo dahil syempre ayaw natin lumabas and ayaw natin magkasakit. So, a few weeks ago, gumawa tayo ng tinatawag nating Ramdon Challenge na pinausa ng movie na Parasite. So, basically, it's a combination of Korean ramen tsaka Korean kanto nila. And syempre, tayo mga Pinoy, gusto natin pero tayong sariling version. Kaya naman, ipapakilala ko sa inyo, closely, ang ating Ramdon Challenge. Paghahaluin lang natin ang isang ramen at ang ating canton. Actually, ito yung first time na gagawin ko to. Pero kung interesado kayo sa ginawa kong Ramdon Challenge before, wow! Pwede nyo i-click yung link below, i-share ko siya. Pero syempre ngayon, gagawin natin itong Ramdon Challenge. Kaya i-unbox mo lang natin ang ating canton. So, ang seasoning. So, we have the soy sauce and then the oil. Ito na yan. Seafood. So, meron siya. Isa lang. Isang pakete lang siya. It's just powder. Magpapakalo tayo ng tubig. So we're gonna put in about 2 cups of water. And syempre para mas maging special yung ating ramdon, gagawa rin tayo ng konting topping sa ibabaw. So maglalagay tayo ng scrambled eggs and maglalagay tayo ng fried corned beef flakes. So para itong adobo flakes, pero ipiprito natin yung corned beef para meron tayong konting texture sa ating ramdon. Makikita natin sa packaging itong ramen, 2 minutes ang required niyang cooking time pero isushorten natin siya ng konti kasi tandaan natin na we're still gonna stir fry our noodles. So para hindi siya ma-overcook, gagawin natin siya ng 1 minute and iluluto na natin and almost cook na natin. So are you ready for some flipping? Oh, hindi. So, thumbs up kung magagawa ko to. Thumbs down kung hindi. Medyo mabigat yung pan natin. But 3, 2, 1. Whoa! Okay, so kinip natin yung egg natin. Can we do that in slow motion, please? Gonna take out the egg. There you go. Perfect. Gagamitin natin na corned beef as an island corned beef kasi preferred ko siya dahil medyo dry siya na corned beef. So, perfect siya for mga Pinoy. Okay. Probably dito tayo. I think pwede na natin ilagay yung ating mga seasoning dito sa ating nalutong noodles. So, we'll start with the seasoning ng ating seasoning ng ating seafood ramen. So, ilagay natin. And then, Touch of Korea pa rin, you can garnish it with a little sesame seed sa ibabaw. Wow!
Hi. So, syempre, ito rin yung first time natin na ginawa. Ito rin yung first time natin na matitikman ng ating brand set. Kailangan na ito ginawa natin. In one bite. Cheers. Para sa ano, next game, pancit na ito. Medyo may hit ng anghang. Hindi ko alam kung saan galing. Pang kumain ng pancit canton from scratch. Tapos maraming nakakong hipon. Sugoy, sugoy! So yun yung feeling niya. So parang siyang totoong pancit canton na may hipon. Kaya naman kung bored kayo sa bahay, syempre mas bored kami. Kaya kung gawa kayo ng sarili yung version nitong Rampton, don't forget to use the hashtag RamptonChallenge at itag nyo naman kami. And dahil bago aming YouTube page, don't forget to subscribe and hit the bell button para i-update kayo kung meron pa kaming bagong kalokohan sa kusina. Kaya naman, magkita-kita ulit tayo sa ating next episode at sabay-sabay tayo as a community in our quarantine.